Marami kasing ginagawa yung lalaki sa paglilinlang. Hanap para ma-distract ka, para ma-out of focus ka. Yon, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito ah, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito. Isam, huwag hayaan na malinlang ka ng lalaki para humabol ka. Yon. So ito mga utol ah, isisiwalat ko sa inyo yung mga gawain naming mga kalalakihan kung paano namin linlangin yung isang babae. Which is yung tinatawag natin na manipulation. Hanilinin lang ka sa pamamagitan ng aming ginagawa at saka sa pamamagitan ng aming salita. So, dalawang klase ng aspeto yung pag-uusapan natin ngayon. The which is yung isa ay sa panliligaw stage, and then yung sa isa is sa pag-pull away mo or sa pag-no contact rule mo. So, ito ay isisiwalat ko lang naman sa inyo para mapag-alaman nyo na rin na ito pala yung mga hidden technique ng mga lalaki. Now, which is gawain namin na para mabaliktad din talaga yung situation. Instead na ikaw yung nagpapahabol ay parang ikaw na ngayon yung maghahabol. Dahil sa panliling lang talaga ng lalaki. So una sa lahat, dito tayo sa ligawan stage o sa panliligaw ng isang lalaki. Yes, na una sa lahat talaga kung napapansin ninyo ha, sa umpisa isang okay yung lalaki. Nandyan lahat-lahat. Na which is sa una lang yung effort, sa una lang yung pag-e-invest, sa una lang talaga yung gumagawa siya ng paraan. Lahat ng pati yung oras niya is nasa sayo. Kasi ito mga utol ha, in reality, yun naman talaga yung totoo. Nasa una lang talaga. Hayo nga, lahat-lahat ng ginagawa ng lalaki para makuha rin talaga yung loob ng isang babae. So syempre, paano mo siya sasagutin kung hindi siya gagawa ng paraan? Kung hindi siya kikilos? Kung hindi siya mag-effort? Kung hindi siya mag-invest? Diba? So ngayon, ginagawa namin ito na ibuhos namin yung lahat-lahat sa umpisa para makuha din namin kung ano talaga yung pinakamotibo din namin. Yung isa nga dyan is dahil sa sex. Yes, gagawin namin yung lahat-lahat. So doon na mag-e-effort kami, manligaw kami. Yes, na buong akala mo isang parang buong oras niya isang nasa sayo. So, pero sa kalagitnaan, minsan is nawawala ito utol. Ha, kasi talagang yun ang plano naming mga kalalakihan. Na gawin namin sa umpisa lang. Kasi, like I said dati ha, sa panliligaw naming mga kalalakihan ay napakahirap. Which is nandoon nga talaga yung effort. Hayun pala isipan kung ano yung mga dapat naming gawin. Ha, kung paano nyo kami magustuhan, kung paano namin kayo mapasagot ng oo, kung saang restaurant ba kayo namin dadalhin, anong pagkain yung magugustuhan mo, kung ano yung mga kinakaayawan mo, dahil baka ma-reject kami. So, ganun ha, no, which is, once kasi na bumaliktad na yung lahat-lahat, let's say na sinagot mo na, minsan dito ka na lang talaga magtataka na, uy, bakit kaya na nung time na sinagot ko na siya, isang parang unti-unti na parang nawawala na siya ng gana sa akin. Yung effort na ginagawa niya dati is nawawala na, parang nag-fade out na. Yung pag-e-invest niya, yung pagbibigyan niya ng mga regalo, na kung ano-ano dyan, is parang nawawala na rin. So ito minsan utol ha, isang depende rin kasi ito sa behavior na pinapakita ng babae. Ha, kung paano ka rin magdala. Ha, so may technique din tayo dyan na para ma-maintain din talaga ha, yung effort at saka yung pag-i-invest ng lalaki since nung nanligaw pa lang siya until na naging kayo na. So nasa behavior rin talaga na pinapakita ninyo. Ha, which is na isabi ko na rin ito sa mga previous videos ko. Na kailangan talaga is kung ano yung pagtrato mo sa kanya nung time na nanligaw pa lang siya, di ba nagpapakipot effect ka? Ha, na parang wala pa rin yung buong oras mo sa kanya. Nagpo-focus ka pa rin sa mga gawain mo, na parang hinahayaan mo lang siya na umaaligid sa'yo. So yun lang din naman yung pinaka-technique dyan, na para ma-maintain ng lalaki yung pag-e-effort at saka yung pag-e-invest niya sa'yo. Yes. So kaya kung magpapanlinlang ka rin talaga, ha, na hahayaan mo lang yung lalaki, naggagawin niya yung lahat-lahat, and then once na hinayaan mo lang din na mahulog yung loob mo, na which is yun talaga yung gawain kasi namin. So kung hinayaan mo lang din na mahulog yung loob mo, sinagot mo na siya, and then nagpanlinlang ka na ikaw na yung naghahabol,
ikaw na yung nagkakagusto sa kanya, so talagang mawawala yung effort at saka yung pag-i-invest na ng lalaki. At saka dito ka na rin mahihirapan utol. So ganun ha. And then yung pangalawa natin is yung pag-pull away mo or sa pag-no contact rule mo. Yes, dito ka rin lilinlangin pa ng lalaki. Minsan isang, kung magpapadala ka dito, talagang mababaliktad din or madidistract ka. Hana, mawawala ka rin sa focus mo. Kaya minsan na-experience ko na sa kalagitnaan ng no contact rule ng aking kliyente is nagre-reach out sa akin na Kuya Kiko. Nagparamdam siya. May ginagawa siyang ganito, ganyan. So ganun nga utol ha, yun ang tinatawag natin na paglinin lang ng isang lalaki. Minamanipula ka or parang pinapaikot ka, which is mind games na tinatawag. So yung isa dito sa pag-pull away mo o sa pag-no contact rule mo, yes, minsan may maraming ginagawa yung lalaki. Yung isa dito is magpaparamdam siya, bigla siyang mag-miss call, bigla siyang mag-message na I miss you. Yes, bigla siyang magre-react sa mga my days mo, sa stories mo, at saka marami pang ginagawa yung lalaki na para ma-distract ka at saka para maputol mo rin kung ano man yung ginagawa mo na which is yung no contact rule or yung pag-pull away mo. So ganun nga ha, once na magpapalin lang ka dito or magpapadala ka sa mga gawain niya, yes, or naging marupok ka, ha, na bumigay ka kaagad, talagang mahihirapan ka na lang ulit utol. Yes, talagang patuloy at patuloy pa rin yung paghihirap mo. Mas lalo ka lang din mahihirapan. Kasi kahit nagawa mo na yung no contact call, yes, nagpa-distract ka pa. So dito na rin malalaman ng lalaki na kahit mag-no contact call ka, ay bibigay ka rin. Okay? So instead na sa unang pagkakataon ng paggawa mo ng no contact call, ay doon natin siya mabigyan ng palaisipan. So once na sumablay ka, sa pangalawang pagkakataon utol ha, mababasa ka na ng lalaki. Nabibigay at bibigay ka rin. So instead na hindi ka sana mahihirapan sa pag-no contact rule mo, is na hindi sana ganun katagal nabibigay siya. So ngayon sa second time around is talagang mahihirapan ka na. Mas lalo pang tatagal yung pag-no contact rule mo. Kasi sa unang pagkakataon, bumigay ka eh. So hihintayin at saka hihintayin ito ng lalaki na para bibigay ka ulit. So mas lalong tatagal yung proseso. Maghihintayan kayong dalawa utol. So ito sa pangalawa is kailangan mas tatagan mo pa ang iyong sarili. Mas taasan mo pa yung pride mo. Okay? Marami kasing ginagawa yung lalaki sa paglilin lang, hana, para ma-distract ka, para ma-out of focus ka sa mga ginagawa mo or sa mga pinapayo ko sa inyo, sa advices na napapanood nyo. So yes, marami nga talagang paglilin lang ha, na ginagawa ng isang lalaki. So ang mga dapat nyo lang naman na gawin ay mag-stay focus pa rin utol. Ito yung pagganahin. Kasi once na ito yung pinapagana nyo, na which is hindi ninyo alam na ito yung nililin lang ng mga partner ninyong lalaki. Kasi alam nila or alam namin na dito kayo marupok, dito kayo mahina. Yes? So sa pamamagitan nito utol ha, nililin lang namin ang inyong puso hanggang sa lumambot. Once kasi na lumambot na ito, makukuha na namin lahat ng gusto namin. Pati pera mo, yes, pati katawan mo, lahat-lahat. Now, which is, hindi mo ito namamalayan na mahihirapan ka na palang tumanggi. Okay? So ganun nga utol ha, stay focused pa rin. Ito yung gamitin. So yun lang ha, sana'y nakatulong yung video na ito. At saka sa mga gusto akong makausap, yes, puntahan nyo lang yung link dyan sa ilalim sa may description box ng aking FB page na payong kaibigan ni Kiko Official. So PMS na kilang mga utol, and then syempre, don't forget to follow and like na rin para makarami tayo. So yun lang ha, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and baboon!